So eto na mga idolo, boxing update muna tayo. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe po muna at pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Naoya Inoue tinanggap ng hamon ng World Boxing Organization na lumaban sa bansang Amerika. Para nga daw po matapos na yung issue sa kanya, no? Na ang sinasabi halimaw lamang ng Japan at hindi marunong lumaban o hindi kayang lumaban sa ibang bansa, especially sa bansang Amerika. At kung makikita nyo mga kaibigan, marami ng ebidensya na inilabas po ang kampo ni Naoya Inoue na yung gloves na kanilang ginamit ay walang pabigat or sinasabing bakal po. Kaya daw natalo, no? Kaya daw na knockdown niya ng 3 beses itong si Luis Neri dahil sa mga solid punch na naibigay niya at perfect timing yung pagkakatama niya sa mukha ni Luis Neri. Sa kabilang banda naman, no, hindi dyan kumpiyansa, no? At alam natin na si Casimero Cuadrolas naniniwala na itong si Naoya Inoue ay may ginagawang pandaraya. Hindi lamang sa gloves, marami pa po yan mga kaibigan. Alam na po niya yan noon pa man sa laban po ni Naoya Inoue at ni Marlon Tapales. Very obvious yung mga tama kasi ni Naoya Inoue, eh parang sobrang napaka-solid naman eh. Hindi naman ganun kalakihan ng kamao niyan. Kung normal na gloves lang yan, aabutin po ng ilang rounds pa, no? O aabot pa sa mga 8 or 7 rounds pa itong si Luis Neri bago man-knock down or man-knock out. Sa pagkakataong ito, si Casimero Angas ng Pinas naman mga kaibigan ay naniniwala na kaya niyang talunin sa patas na laban po itong si Naoya Inoue at kayang pabagsakin sa loob lamang ng round 5. Kung makikita nyo yung mga training na ginagawa ngayon ni Casimero, may gigil at may diin po talaga. Ang pinaparinggan lang naman dito ni Casimero, walang iba itong si Naoya Inoue. At kung sakasakali nga po, yung magiging laban ni Casimero ngayong taon ng 2024 ay pwedeng idirektang ilaban po dito kay Naoya Inoue. Maraming mga bashers ni Casimero at ni Naoya Inoue ang hindi naniniwala na malabo daw mangyari. Well mga kaibigan, basta po pera-pera ang pinag-uusapan. At kapag kadinesisyonan po yan, no, ni Bob Arum, yung top CEO boxing promoter, siya naman pong humahawak niyan eh. At ng World Boxing Organization, madali lang po ikasa yan mga kaibigan, no? Ang pag-uusapan na lang dito eh yung budget po o kung gaano kalaki yung patihan, yung hatian ng pera. Siyempre alam naman natin mas malaki yung kay Naoya Inoue, defeated nga ito eh. Pero gusto ngang mabigyan ng unang talo. Kahit po ang World Boxing Organization ay naniniwala na itong si Casimero ay kayang-kayang talunin ito sa Naoya Inoue. At ito si Inoue naman, once daw na lumaban ito sa ibang bansa, doon na matatapos ang kanyang pagiging undefeated. Naniniwala tayo dyan mga kaibigan ay ang daming ebidensya na nagpapatunay na itong si Naoya Inoue pinapaboran lang ng kanyang kababayan. Especially yung mga refereeing na lumalaban o kasama doon sa ring, no? Pag nakikita nila na nasa puntos yung kalaban or puntos ni Inoue, pinapaboran nila. Pag puntos ng kalaban ni Inoue, ina-out po nila. Well mga kaibigan, para sabihin ko po sa inyo na alapit po na laban ni Casimero Cuadrolas ay posibleng po sa bansang Amerika mangyayari. Dahil nga po sa pag-iensayo pa lang, no, at sa boxing promoter po ni Alas, no, ay nakikita natin na ito yung bigating laban 2024 mga kaibigan, no, asahan natin yan. Hindi yan naabutin ng buwan or month po ng Disyembre. Mga kaibigan, patuloy ko po kanyang update. Please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.